Handa ko. Promise. Uy. Pala mukha ko. Gusto ko yun. Uy. Ikaw na ikaw, ate. No? Kamusta na si Bina ngayon? I'm good, ate. Oh, it looks it naman eh. Kasi I am. Ang ganda-ganda mo. Thank you. Mm-hmm. Thank you. I'm just so thankful na ang dami pa rin blessings na dumadating. Trabaho pa rin tayo. You know, I'm just so grateful that hanggang ngayon, nandiyan pa rin, you know. And then my family's healthy, my family's good, and Sienna, who's here. Oh, hi! Oh, oh, hello, darling! Hi, Sienna! Ayan, nandiyan siya. So, kasama ko siya today, and she's, well, she's growing up to be a happy and respectful kid. So, Nahalata ko yun. Oo. Hindi kakatuwa, bait niya. Bait-bait niya. Tumusunod siya, no? Sumusunod, ate. Oo. So, kilala ka kasi bilang sikat na singer. Naku, Vina, nung kinanta mo yung basta may something ka kinanta na, nakanganga talaga ako. Ano yun, ate? Pangako sa'yo? Yun ba yun? Paano nga? Pangako sa'yo. Naglang kumanta. Paano nga? Sige na nga, kakanta na ako. Ayan. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Sa hirap at kinhawa ang ating pag-ibig. Ang yun galing. Ba yun, ate? Ang ganda, oo, yun, ana. Yun ba yun? Ang husay-husay mo naman. Thank you, ate. Thank oo, alam mo, tuwan-tuwa ako kasi pag, alimbawa, alam mo, singer yung kaibigan mo. Di ba yun talaga, oy, kaibigan ko yun, no? Yung gano'n, oy, kaibigan ko yan, no? Love nila ako, yes. Talaga mo sila. Oo, sabi naman. Ko, ay, ganun ako, pag nagkakilala, tapos yung gustong-gusto niya nagkakilala. Oo, ay, naku, napakabait yan! Oo. Sabi ko, Diyos ko, hindi makabasag plato yan. Sabi ko, mabait na mabait yung babae niya at napakaganda. Thank ang galing ng boses. Thank you very much, ate. Tina, kumanta ka lang, kumanta, mag-concert ka, mag-ano ka. Yes, ate, I actually had a concert last year kasi with David Pomeranz. Oh, diba? Yes, may back-to-back concert kami ni David Pomeranz. And then 2 years ago, with Jim Rickman naman. Excuse me? Ate. Talaga naman, ha? Talaga ba? Oo, ang swerte ko nga na nakatrabaho sila. But that was in the US nung nag-tour ako last 2019. And last year, with Jim Brick and David Pomeranz, and then nag-straight ako ate sa New York for Broadway. Broadway Theater. Broadway, Here Lies Love. Nag-teatro ako ate for Here Lies Love. And syempre pa sa theater actor, ang dream mo talaga is yung makaabot ka sa Broadway. Yung role ni Lea Salonga, it was given to me. So nag-audition din ako. So it was really hard work. I was there for like a month. 1 month ako. That's my contract with them to perform in Broadway Theater. My God! Kaya, sana alam lahat ito ng mga kababayan natin. Yes, ate. Ang gusto ko for you. Yung singing talaga. That's really my ano eh, parang doon ako nag-umpisa lahat. Oo, passion mo yan. Oo. Lahat ng kailangan mo maramdaman sa script, kumanta ka lang, mararamdaman mo yun. Oo. Yun nga yung masarap sa ano eh, kasi kasi artista ka pa. Tsaka alam mo, ang nakakatuwa sa'yo, kung ano ha, dumadal ako, sorry. Okay, nasa ito. Hindi, gustong-gusto ko kasi yung, kasi artista siya, di ba? Magaling kumanta. Pagka ganun, mahirap yan, ano yan, kasi may tono kayo pa nagsasalita kayo. Yes, oo. Pero ikaw walang problema ng ganun. Walang problema. Wala, alam ko eh. Kasi ang importante, di ba ate, pag nagdadrama ka, kailangan minsan yun, namomodulate mo yung boses mo. Or medyo, yung may ano talaga eh, mararamdaman mo. That's why, minsan naman, di ba pag wala rin project for teleseries or movies, nagsiswitch ako sa singing. So, sabi ko nga, at least meron siyang switch up or down, di ba? Switch acting o singing, yung gano'n. Dalawa lang yun eh. Dito tayo sa singing. Habang wala pang project, doon muna tayo. At tapos na ang ano, singing. Oh. Kailangan umaktig ako. Kailangan rumakit. Kaya nga ate, but after this, kasi nga may movie nga kami, itong Sunny na isu-showing na very soon under Viva Films on April 10. After niyan, wala pa akong offer for a movie again or teleserye. Magugulat kaya, ka. Mag-US ako ate ulit. Magugulat ka. Magsushow ako sa US. At yung beauty mo, yan ang pasok-napasok. Sa US shows. Oh, so on May, abangan niyo ako dyan. I'm sure marami mga taga-US, mga kababayan natin. Nasa US po ako on May.
June, have a concert there. So definitely, I'll see you guys. Different ang galing-galing niya kumanta. Napakinggan mo naman siya. Sobra. Si ate. Sobra. Sobra. Oh. Yan, dalawang yan, magkapatid. Si Bia, si Shaina. Si Shaina. Mga anak ko yan eh. Yeah. Pero bunso-bunso ang ko kasi si Aina. Si Shaina. Oo. Bunso namin yan. Yes. Diba? Bunso natin. Bunso talaga si Shaina. Kaya ano, bago mo mag-perform, kinakabahan ka pa ba? Hindi na siguro? Kinakabahan ako ako. Ha? Oo. Sa husay mo yan? Kasi parang para sa akin, ewan ko, pag hindi ako kinabahan, parang oo, hindi ako na, hindi ko napupush yung sarili ko na to give my best. Kasi parang kampante lang ako na ganyan-ganyan. Kaya gusto kong kabahan. Gusto kong kabahan pala, no, kapag nagko-concert ako. Kasi alam ko na, ay, I'm giving my 100%. Kaya focus ako, ganun-ganun. But hindi talaga nawawala, ipagmahal mo yung trabaho mo. Kasi you always want to be, to give your best. Correct. Kaya, pero once na nasa stage na ako, doon naman nawawala na. Nawawala na. Komportable na ako. Yun lang yung paakyat lang talaga ng stage. Doon lang talaga yung sobrang kabado ako. Wow. Magkakakabado. Kasi you're very, very talented. Thank you. Napakahusay mo. Thank you. So I'm just, you know, hindi ko rin, like yung singing kasi, that's really my first love. Uh-oh. You know? Yung acting kasi na, bigyan lang ako ng opportunity eh, nung na-discover ako. Alam mo, magaling? Kasi I used to sing in the church, ate. Magaling kang umarte, alam mo bakit? Kasi mahusay ka sa craft mo na kumanta. Kaya pati yung pain, nararamdaman mo. Kaya mas madali, di ba? Kasi marami. Alam mo na yung kanta eh, alam mo yung lyrics nun eh. Uh-oh. Ay, imbis na ito ang gamitin ko, na tao, ito na lang taong to ang gagamitin ko. Mas bagay siya doon sa kanta. May mga ganong, di ba? May ganong-ganong tayo. Oo naman. Oh, eh, from singer, paano ka naman napunta sa pag-aartista? Kasi nung na-discover ako ng Viva, I was, kasi I won in 6 Cebu Pop Music Festival, na-discovery ako ng pare. Kasi I used to sing in a choir when I was 8 years old. And then gumawa siya ng Visayan song sa 6 Cebu Pop Music Festival, nanalo ng grand prize yon. So nakita ako ng Viva. Nung nakita ko ni Mama Mina Del Rosario, sabi niya, ay, kunin natin to. So, from Sharon Magdayaw, kaya nga si Shaina, di ba? Shaina Magdayaw. Ginawa akong Vina Morales. And then, sabi nila, narinig lang ako magkanta, mag-artista kaya tong batang to. So, pinatry ako. Ang first movie ko was with Ate Sharon. Uh-huh. Nakagapos na puso. Nakagapos. And then, yun na yun. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy nag-start na. And then may mga teleseries. Oh, di ba? Eh, magaling ka na sa mga teleseries eh. Sa teleseries. Oo, oh, mahusay ka na eh. Oo, nakailang teleseries na ba? Ang dami ang na rin na pala. Ang dami na yata. Ang dami na rin pala ate, no? Pati theme song ng teleseries. So, nabibigyan din ako ng opportunities. That's why, thankful ako. Oo. Naalala mo ba yung unang beses na umapak ka sa industriya natin? Anong pakiramdam mo nun? Ah, kasi I started so young. So, 9 years old ako, akala ko parang laro-laro lang. Nung nanalo nga ako. Pero nung naramdaman ko na yung sunod-sunod na trabaho na at a young age, di ba ang aga ko rin kasi nag-start ate, hindi ko na-enjoy yung childhood ko. Hindi ko na-enjoy yung childhood moments. Childhood. Oo, na mga ganun. Pero hindi ako nagsisi kasi gusto ko naman talaga yung yung pagkanta. Gusto ko maging artista. Tsaka nakakatulong din ako sa pamilya. Yun yung importante, di ba? So, wala akong regret. Yun lang. Maganda naman anak. Walang hindi maganda kasi si God nagbigay sa atin. Nakalimutan ba natin ang pelikula mo with Binoy? Ang utol kong hoodlum. Kwento mo naman ako ng mga experience mo. Nako at, well, si Robin, pag ang bata ko pa ba noon, mga 16 years old, kasi yun yung first movie namin, utol kong hoodlum, miss na miss kita. Nasundan yun eh, nakadalawa kami noon. And then, di pwede. So, actually, karamihan ng mga movies ko rin na action is with Robin. Ah, okay. Oo, so, well, maasikaso sa set. Oo. Sabi nga mabait nila. Mabait naman talaga si Robin eh. Oo. Until now, we're really good friends. And wala naman kami naging problema sa shooting days namin. Kasi alam mo naman yung paano makisama, di ba? Sa mga production. Oo. Thankful ako na marami kaming nagawang movies together. De, totoo yun. Dapat lang ganun talaga. Viva. Ako kasi lahat yata sila nakasama ko na. Oo. From Bong. Ay, ako rin nag-Bong Revilla din pala ako. Una ko kasi FPJ.
Yun ang hindi Quiapo. Ko na ano ate. Hindi ko siya nakatrabaho. Kasi palagi akong ano, leading lady din ng mga action stars. Ang hindi ko nakatrabaho, si FPJ, si Nakabong Revilla din ako ate, Rudy Fernandez. Oh, Rudy Fernandez. Si Lito Lapid. Jinggoy. Oh. Ano sa tingin mo ang sekreto ng tandem niyo ni Binoy? Sekreto? Siguro yung ano namin. Kasi makikita mo yung chemistry namin eh. On camera, talagang maraming siguro kinikilig pag napapanood kami together. Because the chemistry is there. Ah, meron. Merong chemistry. Kaya palagi kami hinahanap to do a movie together. And yun. Yung pala kinilig. Yun. Noon pa yun. Laging leading lady ka rin ni Senator Bong Revilla. Yes, ni Senator Bong Revilla. How was it working with him? Abetig na kung makikukumpare. Nako, si Senator Bong. Pilyo yun eh. Mapagbiro. Ah, hindi sa akin. Hindi sa'yo. Hindi uubra eh, no? Hindi uubra. Oo, ano naman ate, hindi uubra talaga sa'yo kung pipilyuhan ka niya. There was this time parang nahulog yata ako sa, yung paano ako sa upuan kong ganyan. Wow. Tumawa lang sa akin. Gawin tuwang tawa. Sa'yo ko, ikaw talaga senator. Yung ganun. Alam mo yung mapilyo? Mm-mm. Oo. Mapagbiro. Pero ano, he's easy to work with. Kasi ay, nga, yan. Oo. Masipag si Bong. Very professional. Masipag siya, very professional. Yes. Yun naman ang gustong gusto ko. Tsaka palaging may pagkain sa set. Mabuti naman nadala na siya. Oo. Kasi sabi niya sa akin, Maria, nagugutom ka ba? Gusto mong pagkain? Hula mo ko ng sagot ko. Ay. Hindi tinatanong yan, hinahatag yan. Oo nga. Diba? Oo. Kami tinatanong niya eh. Ay, pag tinanong ka, nakahanda na ba? Oo. Ganon ang sagot. Nakahanda na ba? Eh, kumain na tayo kung nakahanda na. Oo. Diba? Ikaw lang ata-ate ang nakakagawa niyan eh. Another comedy movie with Bossing Soto. Yes. Diba si Dito? Si Vic pala. Kumusta ka-work si Bossing? Si Bossing? Alam mo, akala ko maingay siya sa set. Hindi, napakatahimik din sa salita. Napakatahimik pala. Pabaliktaran si Bossing sa set. Hindi mo naririnig, hindi ko masyadong naririnig. Paminsan-minsan lang yun umaano ng joke niya eh. Pero alam mo yung parang okay lang po, Bossing. Okay lang kay John. Nasa gilid lang. And wala lang, tahimik lang siya, nagmamasid siya. But I really thought na maingay siya ate, yung mapagbiro sa set. Kasi ganun siya, di ba? Very ano, kalog na kilala natin na comedian, ganyan. Pero hindi pala. Hindi. Napaka... Very reserved type. Reserved, oo. And quiet. Quiet oo, oo, no, ate? Oo, wala siya speaking lines. Oo, oo. Ang feeling niya yata shooting na eh. Kaya ayaw magsalita. Ayaw magdabbing. Ayaw magdabbing pala. Ayaw magdabbing. Kunyari lang joke. Oo, oo. Teka muna, sino ba ang pinaka-favorite mong leading man? Sa dami ng pinigulang nagawa mo, halaka. Oh, nakakatakot na tanong. Baka bait ka. Oo, oo nga. Sumipsip ka ko lang. Ang dami ko pa namang mga nakatrabaho ng mga leading ladies ako. Well, syempre siguro sa sobrang dami na naming pelikula together. Siguro kay Robin. Oo, si Robin. Para na lang ano sa lahat. Kasi baka mamaya sabihin ko, si Senator Bong. Pero sabihin sasabihin naman ni Senator Jinggoy, bakit naman si yan na lang? Di, kay Robin na lang. Tama ka. Oo, kay Robin na lang. Oo. Dami mo na rin nagawang serye. Ano yung pinaka-memorable sa'yo? Yung talagang, ay, mabaunin ko to. Ang favorite ko siguro is yung Agua Bendita. Agua Bendita. Sino kasama doon? Si Andy Eigenman. Uh-huh. And then inaanak si Cyril. Si Cyril yung younger version ni Andy. And naging ano yun, mga 4 years or 5 years yata yun. Napakahaba ng teleserye na yun. And that time, ang sa akin kasi, kapapanganak ko pa lang nun. Ah, okay. Oo, siguro ilang months pa lang si Ciel, mga 4 months ate. Tapos inofferan ako ni Sir Deo. Sabi niya, gusto mo mag-teleserye ulit after a long time? Sabi ko, sige, pero kapapanganak ko lang po, Sir Deo. Sabi niya, hindi, try mo lang ganyan. Sige, okay lang po ba, dalhin ko yung anak ko. So every taping ate, baby pa siya. Kasama ko siya dun sa tent. Uh-oh. Tapos, ang ano ko pa, ka-tent ko, si Tita Pilar Pilapil. Pero Bisaya man din sa okay lang. Kaya napabili tuloy ako ng van that time. Para lang iiwan ko yung anak ko doon habang nag-taping ako. So, yun yung ang favorite ko kasi may run kami mga eksena ni Cyril na gustong-gusto ko. Maski medyo may pagka-fantaserye yung ano namin. Pero makikita mo yung puso eh. And yung si Andy, bagay na bagay din sa role kasi she loves to be on the beach. Eh, si
Irene siya noon. Parang alam yung parang ganoon, mermaid siya. So, parang nakakatuwa lang na naging successful yung ganung klaseng tema. Teka muna, bakit may balita ako? Ano yun? Na may bago daw kayong pelikula. Kwentaw mo naman ako about it. Ano yung role mo? Excited ako kasi nagbabalik Viva Films ako. Ah, okay. Kasi it's been ilang years na ako, mga 20 years yata ako, or 15 years na hindi ako nakapagtrabaho ulit with Viva Films. Ah, okay. And finally, ito na yung Sunny. It's a Korean hit movie. Meron Japanese version after ng Korean hit movie na Sunny. Nagkaroon ng, I think, Thailand na version. And then Japanese. Finally, meron ng Philippine adaptation. So, Filipino version. Ang nakakatuwa because ang mga kasama ko ate, ang present characters, yung mga nakatrabaho ko rin, mga Viva Babies. Oo. Ang dali for you. Oo, parang na-miss ko rin sila during nung nagsushoot kami, dami namin chikahan kasi nga si Angelo De Leon. Tapos si Ana Roses. Si Sunshine Dizon. Si Katya. Sino pa ba? Si Candy Pangilinan. So alam mo yung, ang tagal namin hindi nagkatrabaho together. So parang nag-reunion kami, parang nag-reunite kami because of this movie. And then yung sa younger version naman, sila Heaven Perelejo, siya yung younger Annie na pinortray ko rin. Malapit na nga yun eh. Directed by Giles Zarate ng Viva Films. April 10. Kamusta naman sa set? Okay. Ang saya. We never had the chance na mag-band talaga. Uh-oh. Yung sa mga younger ones. Kasi magkaiba yung eksena namin eh. Past and the present. Yung storya ng Sunny na movie kasi. Pero sa set, minsan nagkakasama kami. But na, alam mo yung wala talagang time. Gusto kong makihalubilo dun sa mga kabataan. Sa mga ano. Pero walang sa mga baget. Pero ang nangyayari, ang nakakapag-bonding kami nila ni Ana, ni Angelo, yung mga, pag may mga eksena kami together. Nakaka-reminis lang ng mga high school days kasi nga sa movie, yun yung mga happy moments niyo, yung best friends niyo, mga barkada niyo during high school days. So, ang cute ng storya. Nakaka-relate ang lahat kasi it's about friendship. Usapang friendship tayo. Yes, sino ba mga best friends mo sa showbiz? Mga best friends ko sa showbiz, actually marami. I have different group of friends. Meron akong grupo with Pops Fernandez, Eric Santos, yan isang grupo kami. Aiko Melendez, yan yung mga grupo namin. And then may isa rin akong grupo na puro naman ang tawag namin sa group chat namin, Momshies. Si Rufa Gutierrez, so, yung mga That's Entertainment Rufa Gutierrez, Donita Rose, si Sunshine Cruz, Jackie Forster, at saka si Carla Estrada. So kami yung mga magbabarkada, yun yung grupo naman na yun. And then, they're all my friends, pero yun lang yung palagi kong nakakasama. Ayun. At saka isang tawagan lang, oy, ganito, you know, may madali. Communication talaga. Madali ang usapan. Yes. O sige, see you in 10 minutes. Yes, alam na kaagad na they are there for you. Yun. At least, di ba? Oo, may mga kaibigan ka rin talaga mahahanap, no, ate? Meron talaga. Meron. Mapunta naman tayo sa pamilya. Ayan. Mm-hmm. Family first, di ba? Yes. Sabi nga nila. Siyempre, huwag tayo lumayo kay Shaina. Kumusta ang relationship niyo dalawa ngayon, mag-ate? Kaming mag-ate? Kasi we have a very close, tight family. Yung ano namin, very close, lahat kaming magpamilya. And pag may problema yung isa, nandiyan lang kami palagi. At alam ni Shaina yon. Uh-huh. I'm a very supportive ate. And I'm very proud of her. And I'm just there pag kailangan niya ako. Ganun din sa mga kapatid ko na iba. Kasi we're 4 girls apat kaming Maria. So, apat na Maria, my God. Apat na Maria, ate. Kaya sumasakit yung ulo ng tatay namin. Oh. Hindi na, sumakit pala yung ulo. So, we're very close na pamilya. Thank God. Kasi, alam mo yan, minsan kasi may mga nangyayari sa pamilya na may may tampuhan o may kaguluhan. Yun sa amin naman, thank God, maayos naman. Ay, salamat. Mm-mm. Anong lagi mong sinasabi kay Shaina? Not all the time. We are blessed na magkaroon ng proyekto dito sa business ito. Sa as an ate na mas nauna sa kanya dito sa industriya, I always tell her na
kailangan niyang pag-igihan palagi ang binibigay na project sa kanya, aralin niya. Kasi hindi lahat nabibigyan ng opportunities, di ba? Ng totoo chance na gawin yun. Kaya si Shaina, nakita ko naman din kung paano yung work ethic niya, ate. She's very professional. Very professional. Yes, and then alam mo yung paano siyang makisama sa production, hindi lang sa mga ka-co-actors. Marunong yung importante, ate. Marunong yung bata. Yun ang importante para magtagal ka rin dito sa business na to. Kaya sabi ko kay Shaina na, you know, yun lang yung mga advice ko. Basta alam naman niya yun. And she's very respectful naman yun. Kaya wala akong nagiging problem pagdating sa napakabait sa trabaho. Pareho nga kayong magkapatid. Oh, kung pwede nga, hindi kayo magsalita. Pero kamamatay natin yun. Ate. Alam mo naman ang lola mo, bangka lagi, di ba? Oo nga, ate. No? Mapagbiro si ate. Ay, siya naman, anong lagi niya sinasabi sa'yo? Well, kasi si Shaina medyo may pagka... Mas conservative yun sa akin. Oh, mas conservative si Shaina sa akin. So I guess kasi I'm more of like happy, I'm very extrovert ako. Si Shaina medyo naski dyan lang siya sa side ng ganyan. So siguro sabi lang ang ano lang niya mga yung advice sa akin. Uh-oh. Well, mostly sa love life. Sa love life pala kasi palaging bumapalpak si ate. Yung pala yun. Hindi ka nag-iisa, huwag ka mag-alala. Oo nga. Hindi ka nag-iisa. Oo. So yun yung sa Welcome to the club, ate. Si ate. Welcome to the club ng hindi marunong pumili. Oo nga eh. Sana naman makita. Oo. I mean, I'm really praying for that na to find the right person. Uh-oh. You know, in God's time. Pero yun yung palagi niya sa akin in-advise. Wala naman siya ma-advise sa akin pagdating sa career or sa ano. Kasi nga, alam naman niya na nagtatrabaho din ako ng maigi. Masipag din ako. Puro love life, ate. Oo eh. Pero paminsan-minsan lang yun. Pero pag nag-ano yun, pag nagsalita yun, parang, ay, sa pool si ate. Alam mo yun? Pag ganun. Ay, ano din ng bata? Manak-manak. Ano yun? Oo, minsan diba, lang magsalita. Pero, yan, eh. Oo nga. No, diba? Ate, yes. Mapunta naman tayo sa beautiful daughter mo over there. Si Shaina. Paano kayo nagbabanding? Paano? Si Shaina, okay. Like ngayon, kapag weekends, we always spend time together kasi pumapasok na siya. She studies, so pag mga weekends, it's usually me and her. Pag may trabaho ako, sinasama ko siya. Ayan, kasama ko ngayon. And then after that, every Sunday kasi we always have dinner with the family. Mm-hmm. So mamaya-maya, pupunta din kami. And then we hear mass together. We love to go to the salon. Siyempre, yung aming estilo salon. Kasi may salon ako, ate, di ba? So yun yung mga bonding time namin. Pag wala siyang pasok, and then we love to travel together and with the family. Marami na rin kaming napuntahan together na kasi gusto niya mag-out of the country minsan o kaya out of town. Mm-mm. Gusto rin niyang pumunta palagi sa beach. Alam mo yun? So, wow, gusto ng mga bata. Oo, mga bata. Kasi nagtatampisaw sila. Pero ngayon ate, that she's a teenager, may sarili na rin siyang oras. Minsan, at may sarili ng friends. Oo, ate. Minsan nga, sabi ko, anak, you want to watch a movie together? Mom, I have a schedule. I'll be with my friends. Sabi ko, naku, patay. Siya na yung may schedule. Ako na yung parang naghihintay. Kailan ba ito matatapos? So, oo. Ngayon na si Shaina, ganun na siya. May schedule na siya. Tumatawa, May schedule ka na pala, baby girl. Oo. Tumatawa. Wala siyang pake kasi naglalagay siyang lipstick. Busy siya. Huwag mo siya istorburin. Marunong na siyang marunong mag-makeup na yan, yung batang yan. O siya, ina, ganyang edad, di ba? Oo. Eh, tayo pa naman sa mga ganyan, teenager, gusto natin yung mga, may mga blush on na, at lipstick, glitter, gloss, di ba, lip gloss. Yung kumikilang-kilang na gano'n. Oo, yung mga bata talaga ngayon. Pero dumaan din naman tayo doon. Pero hindi ganyan. Oo nga. Kasi mas open sila ngayon. Yes. They can speak for themselves, yes. Di ba? They will argue if they want to. Yes. And pwede ba dati yun? Oh, and they're more into fashion now. Gusto niya ng mga ganun, kung ano yung mga uso. Sabi ko, sige, pabayaan na lang itong... Nagdadalaga na kasi. Nagdadalaga, di ba? Oo. Anong pinapayo mo sa kanila na nagdadalaga? Well, I tell her to always be respectful and a good girl, and she is naman. And she knows that mommy will never leave her. She's my priority, my number one priority. As a single mom, syempre yun yung ano ko talaga sa kanya, that she is my priority. And to always study hard, study well. I'm very proud of her kasi
first on, kasama yan palagi sa first honors ate. Talaga? Oo. Nag-aaral na ng mga tiyan sa first honors. I so proud ako. Yun kaya kasi pala eh. Oo, yun yung mga namimiss ko ate kasi nga, nung kabataan ko, hindi ko natapos yung, well, I didn't finish college. Pero nag-homeschool ako after nung grade school. So, marami akong na-miss at hindi ko natapos yung pag-aaral. Kaya gusto ko matapos na yung schooling niya. Ganun din ako sa mga anak ko. Kasi ate, kasi kung pwede nga lang natin silang ilihis ng landas para dito, masasaktan kayo dyan. Dito kayo dumaan. Dito. Ayaw naman, pero kailangan nilang talagang daanan. Kasi kung hindi, hindi nila alam masagot. Yes, they have their own journey. Mm-hmm. Nandun lang tayo para gumabay sa kanila, no? Last question. Yes, ate. Oh, yan. Yes, na yan si Bina. Nina, ate. Ano ang wish mo for her and syempre for yourself? My wish for Sienna is to have a bright future. That's my prayer for her. To have a happy life, a happy family life. A happy career, a successful career, a healthy life. Yun. Ang ganda naman. For myself, siguro to continue to be healthy. Ganun din, yung prayers ko. To have more projects para naman I will be a blessing to my family and to the people who are surrounding me. Mm-hmm. And ang prayers ko, sana makita ko na yung person ko. Ay! Yung pala, hindi, my totoo. Person. Oo, hindi. Yung partner ko sa buhay. Yung bibigyan ni God yun. Huwag kang mainip. And if God willing, another baby. Okay lang, anak. Another baby. Gusto yun, mo pa na isa pa? Gusto ko pa, ate. Nagpa-freeze ako ng eggs eh. Sayang naman. Maganda. Oo. Pero, hindi, you know, if God's will, mangyayari. Yun. Mm-hmm. If not, okay. Pag ano, thankful kahit na hindi ko na tumabid sa lalaki, pwede natin i-proxy si ano, DM. Siya na. Para hindi ka na mapagod. Ikaw na lang kasi. Ikaw yung mag-surrogate sa akin, ano? Surrogacy. Bina, super salamaste sa iyo. Maraming salamat. Thank you, ate. And I'm so happy to see you. Ako din. Happy ako. Nagkita tayo. Kasi nung nagkita tayo, ang bilis-bilis lang. Ang bilis-bilis lagi. Nakakaloka. Mas mabilis-bilis ako commercial. Sabi ko. We never had the chance na, you know, magkantuhan talaga. Pero sa akin, meron yun. Thank you, ate. Thank you. I'm really thankful. Love kita. Alam mo ba yun? Thank you. Kahit di tayo masyado nag-usap, basta nandoon na yun sa mga bilbili natin. Taga mo sa mga bilbili. Ako lang, wala ka namang ganun. Ano, meron na rin, ate. Hindi. May pupromote ka, di ba? Yes, ate. Yung pelikula po namin, yung hit Korean, based on hit Korean movie, ito po yung Sunny under Viva Films. And this is directed by Jal Zarate. And our showing is on April 10. Malapit na po. So sana panoorin niyo po yan. Only in cinemas. And we have a premiere night on April 8. Pero details to follow. But April 10 na po ang aming pelikulang Sunny. Sa inyo pong lahat na nanonood ngayon, maraming salamaste. At babu, bye! Sunny! Mga di ba alam namin? Yes, ate. Theme song yun ng hit song ng ano eh. Oh, dali natin.